kayo ang tatanungin, ano ang mas magaan sa inyong paningin? Ang mestiza o morena? Morena. Mestiza po. Morena. Masasabi raw na nag-ugat sa mga historical event ang kulay ng balat bilang pamantayan ng kagandahan. Ito yung tinatawag ni Professor Nick Chongson na colonial value natin na mas maganda ang maputi. Panahon din yan ng mga Amerikano na reinforced to noong nagkaroon ng commission anong panahon ng mga Amerikano ng mga ethnic indigenous peoples, kumbaga tawagin natin. Nagkaroon ng cultural divide doon sa mga elite na sa pueblo, nasa center, usually ito na yung mix eh. Ito na yung mestiza class. So ang tingin dito, sila yung privilege, sila yung maganda. Sa ating modernong panahon, ano na kaya ang ating pagtingin sa kulay ng balat, lalo na ng mga kababaihan? Mga kasabot namin ang isang morena at isang mestiza na tatayo sa pampublikong bus. Sino kaya sa kanila ang pauupuin? Tatlong magkakaibang bus ang aming sasakyan. Unang sumalang ang morenang kasabwat. Umabot sa halos 10 minuto bago nakaupo ang ating kasabwat. At ito'y dahil may bumabang babaeng pasahero. Isa-isa nang nagsakayan ang mga pasahero. Ang mestiza nating kasabwat naman ang sasalang sa eksperimento. Wala pang isang minuto ay pinaupo na ang ating kasabwat. Wala naman po yun sa kanyo ng tao. Lahat naman pwedeng basta babae. Priority sila sa upuan. Sabay namang tumayo ang ating mga kasabwat. May babaeng pasahero ang bababa, kaya nakaupo ang mestiza. Wala namang nagpaupo sa ating morenang kasabwat na halos 2 minutong nakatayo. Itinuloy namin ang social experiment sa pangalawang bus. Labas-pasok ang mga pasahero ng bus. Unang tumayo ang kasabwat na morena. In less than 2 minutes, pinaupo na siya! Salamat naman po! Maganda naman siya o pangit. Basta na ano kailangan paupo na. Kahit na matanda siya, kahit na bata siya o ano, basta bigyan natin galang ng babae. Sumubok uli ang ating morenang kasabwat. Sa halos 3 minutong pagtayo ng ating kasabwat, napansin ito ng lalaking pasahero at pinausod ang tao sa harapan para makaupo siya. Nahawa ko sa kanya, nakatayo siya eh. Kaya kailangan umupo siya dahil bakante naman siya. Sunod namang sumalang ang ating mestisang kasabwat. Maglilimang minuto na pero wala pang nagpapaupo sa kanya. Nakaupo lang siya nang may bumabang pasahero. Sa ikalawang subok ng ating mestisang kasabwat, nakaupo rin lang siya nang may lalaking bumaba. Pagdating sa ganitong oras, minsan nawawala na yung gentleman, no? Nawawala na yung pakikipagkapwa-tao. Lalo na kung alam natin na yung isang lalaki, malayo din naman yung uuwian niya. Maski gabi na, tuloy pa rin ang pag-arangkada ng aming social experiment. Sa 6 na minutong pagtayo ng ating morenang kasabwat, walang nagpaupo sa kanya. Nagsabay na ang morena at mestiza sa pagtayo. Sa halos 2 minutong pagtayo, itinuro ng isang babae pasahero ang bakanting upuan sa mestiza nating kasabwat na halos katapat niya. Habang isang lalaki naman ang bumaba kaya nakaupo ang morenang kasabwat. Bilang babae, naalala ko rin siya. Siyempre baka lumagpa siya, hindi niya alam kung saan siya. Kahit na mestiza siya o morena siya, wala siya kasing alam eh. So, concern ako. Sa 2 subok ng ating morenang kasabwat, agad siyang pinaupo ng lalaki in less than 2 minutes. Napasayo lang kasi ako. Mas malapit na yung babae. Sa 1 subok naman sa bus 3 ng mestiza nating kasabwat, may nag-alok ng bakanting upuan sa kanya. Sa buong bus experiment, 4 na beses nakaupo ang ating mestizang kasabwat sa tulong ng ibang mga pasahero. Habang 3 beses naman ang sa morena. Para mas maunawaan ang pagtingin sa mga morena at mestiza, iniba naman namin ang eksperimento. Ang senaryo, mag-a-apply sila sa mga posisyong kadalasang nakabase sa panlabas na anyo, gaya ng pagiging tindera, kahera, at servidora. Una naming tinarget ang bookstore na ito sa Noveliches, kung saan naghahanap daw ng sales clerk.
Ang mestisang kasabwat, pasok na! Hi, ma'am. Hiring pa po ba kayo? Paso lang kayo ng biodata. Sa bayan ko magpabasa ng biodata. Sige pa. Kamagano yung bagay? Hello po. Ilan pong sales split yung kailangan nyo? Kasi may nakita na po kanina. Pwede pa po pong mag-apply? Okay lang po, hi. More na po. Hindi man sa kanya nakasalalay ang pag-hire, positibo naman ang kahera na matatanggap ang kasabwat nating Morena. Based on experience ko po, magtutuyish na po ako sa school zone na to. Morena naman ako, pero okay lang din sa kanila. Tinanggap nila ako. Pinuntahan namin ang itinurong main store ng kahera kung saan daw naroon ang manager. Ano po bang palagay sana? High school grado. Pero mababalik yung start namin. Opo, with this personality naman po ako. Itinuloy namin ang eksperimento sa Morenang Kasabwat. Hello po. Galing po ako sa isang branch ng Holy Cross. Dito daw po ako mag-apply. Ano po bang kailangan para po makapasok? Kailangan po bang maprote? Kailangan po bang maprote? Hindi. Apa? At inirefer ng supervisor ang ating Morenang Kasabwat sa manager na nasa loob ng store. Best of luck sa pag-apply! Oo, tatanggapin ko na sana siya ngayon. Start na siya Saturday kasi gawa na schedule namin hanggang Friday. Mukhang charming siya, mukhang mabait siya. Parang ano siya sa customer, parang madaling ma-please sa kanya yung customer. Hindi kailangang maputi or Morena, kahit na ano, basta qualified siya or willing naman siyang mag-work sa store namin, okay lang. Naniniwala rin po kami. Ay ano naman kaya ang mangyayari sa tsangging ito sa loob ng mall sa Novaliches, lalo pat particular sila sa qualification na pleasing personality. Paano naman kaya kung sabay ang dalawa sa pag-a-apply? Mga kasabwat, arte na! Gusto ko pa sana kasi mag-apply. May experience na po ako. Tapos, opo, with pleasing personality din po ako. Ang arawan ko kasi dito. Ay, okay lang po sa akin. Nag-apply ka din? Opo, nag-apply pa rin po sana. Isa lang kasi kumukuha ko eh. Pinag-umpisa na sa trabaho ang mestisang kasabwat habang hindi nakuha ang Morena. Hindi naman ako nabigani sa kung ano yung panlabas na anyo niyan. Doon lang ako natuwa kasi yung pagsasalita niya na talagang swak na swak sa pagiging sales lady. So yun, tinanggap ko siya. So kunyari kung nauna yung Morena, tatanggapin ko rin siya. Agree kami dyan. Ang kantina ito ang huli naming target. Nangangailangan daw sila ng service crew. Ito po ba yung data? Thank you po. Thank you po. Tinanggap ang resume ng mestisang kasabwat. E ang susunod kaya? Wala po po. Pero nagkatindahan na po kami. Dati. Sari-sari store po. Opo. Opo. Pero okay lang po kahit Morena. Wala naman sa kulay yan. Sa abilidad yan. Tinanggap pareho ang kanilang biodata. Success! Hindi naman kami namimili sa kulay o sa anong kulay ng pagkatao, ang kulay ng skin. Ang sa amin lang, yung kaya mong gampanan ang trabaho mo na ibibigay sa'yo. Ang tiwala, hindi dapat nawawala yan. Yehey! Sa kabuuan ng aming job application experiment, lumabas na patas ang pagtanggap sa pareho nating kasabwat. Nakatutuwa naman. Hindi man sapat ang eksperimento para malaman kung mas napaboran ang isang uri ng kulay ng balat kaysa sa isa, ang mahalaga, hindi dapat ito basehan sa pagtingin o pagbibigay halaga sa kapwa.